Good day! Welcome to Lorien, your church online. True worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks, as it's written in John 4:23. To have a wonderful church online experience, please observe the following. Prepare your equipment, mobile phone, computer, TV, 30 minutes before worship. Keep posted on our YouTube channel and Facebook page for the live fellowship. Wear suitable clothes and prepare your heart for worship in somewhere quiet. Turn off any other devices and prepare your Bible. This will help you stay focused during worship. Please inform your family members in advance not to disturb during the worship. Invite your family and friends. Tag them and start a watch party. During services, behave the same way as if you are in the church building worshiping. Avoid things like walking, eating, talking, and multitasking. Follow the worship leader's guidance to pray, sing hymns, read the scriptures, and hear the word of God together. As long as we are worshiping God with a heart of reverence, God is present among us and we are in communion with our brothers and sisters. We genuinely believe that gathering in the church where we can see each other face to face is the best expression of our worship and fellowship. It is also one of the church's purpose of bringing members together. Let us all pray for the day when we can resume gatherings at our church building. For the time being, we hope that we can walk the extra mile and maintain unity with Christ and fellowship with one another. Let us keep our unity of the Spirit, faith, hope, and love through our Lord Jesus. Dozens of tri-state churches are canceling services over coronavirus fears, including one of the largest in the region. It tells WCPO9 that having services online. And we'll be a dancing generation. So I believe that we have listeners all across the globe today joining with us as we are. Even more important than being able to survive the tribulation is being able to stand before Christ. And not only faith, but we have to be a fighter of faith. Napapalibutan tayo ng mga taong nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Mga taong buong tiyagang nagpapatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa lahat. Mahina man ang aking katawan at isipan, ang makapangyarihang Diyos ang aking kalakasan. Patuloy kong ipagsisigawan, Panginoon, na Ikaw lamang, O Diyos, ang aking kailangan, mapakailanman. Fixing my eyes on Jesus, who is the author and the finisher of my faith. Malayo man ang kapatiran sa isa't isa, kay Jesus ako ay matapang at walang takot. I am never dismayed. Hallelujah. For the Lord my God is with me. Remember.
ikaw at ako ay magkapatid kay Kristo. Magkakapatid na nagpapalakasan at nagmamahala. Si Jesus na aking pastor. Si Jesus ay espiritong nagbibigay buhay. Si Jesus ang aking pintuan. Si Jesus ang daan at ang katotohanan. Si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Jesus is the true vine. Kay Jesus umaagos ang bukal ng tubig. Kay Jesus natagpuan ko ang kapanatagan ng kalooban. Jesus is exalted to the highest place. The name of Jesus is above every name. Thus, at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Si Jesus ang aking kaligtasan. Jesus ang aking kanluran. Jesus ang aking kalakasan. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit kailanman ay hindi lilipas ang salita ng Diyos. We cannot, we will not. Choose the path of surrender. Patuloy ko siyang sasambahin. Patuloy ko siyang pasasalamatan. Siya ang aking Diyos na pinakadakila at pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Ng Diyos, makinig kayo. Lumapit kayo sa tolda ng tipan upang mapakinggan ang sasabihin ng Panginoon. Bayan ng Diyos, makinig kayo. Lumapit kayo sa tolda ng tipan upang mapakinggan ang sasabihin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. O Amang dakilang Diyos, Ikaw ang may lumikha ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na aming sinusumbungan at nilalapitan. Ang pagmamahal mo sa amin ay hindi nagbabago. Ang pagmamahal mo sa amin ay hindi mapapantayan. Ang kadakilaan mo ay walang katulad. Pinigbigay mo sa amin ang lahat ng aming kailangan sa araw-araw. Wala po kaming maibabalik sa iyo, O Diyos, kundi tanging pasalamat ng lubos. Salamat po sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa lakas at kaalaman. Salamat po sa proteksyon. Salamat po sa iyong paggabay. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan. Salamat po sa lahat ng kung anong meron kami. Patawad po, Ama, sa aming mga nagawa na kasalanan. Pakalinisin mo po ang mga karumihan sa aming damdamin at isipan. Ihanda mo po kami sa kung anuman ang mga salita na aming marinig at mabasa sa mga oras na ito. At ito po'y aming matanggap at maintindihan at may tanim sa aming mga puso at isipan. Ihanda mo po ang buhay ng bawat isa habang kami ay nakikinig at nag-aaral ng iyong salita, at ang iyong mga libu-libong anghel ay kasama namin sa mga oras na ito.
Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Bayan ng Diyos, makinig kayo. Lumapit kayo sa tolda ng tipan upang mapakinggan ang sasabihin ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Panginoon, dakila ka! Purihin at sambahin ka! Dahil napakabuti mo sa aming buhay. Salamat dahil tunay nga na hindi ka nagbabago. At sa bawat tawag, ako'y tinutulungan mo. Kami tinutulungan mo, O Diyos. Panginoon, tunay nga na ang puso namin ay nasasabik na magpuri sa'yo sa bawat oras, bawat araw. Amen! Amen! Hallelujah! Sabay-sabay po tayo. Nakila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, ako'y walang takot, ikaw ang kasama ko. Hallelujah! Amen! Puso ko'y nasnanabik! Puso ko'y nanarapik sa banal mong pag-ibig. Si
Tayong umawit sa ating Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat ka dahil tunay nga na wala kang katulad. Wala nang papantay sa iyo.
Diyos ka sa amin, noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Mga kapatid, awitan po natin ang ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga bibig. Amen. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Isa pa po, awitin ko man. Amen. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh Diyos. Isa pa, mga kapatid, awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, maging ang mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang tula, wala nang papantay sa'yo. Wala kang katula, sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, ngayon nun at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala kang maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Oh Diyos, pag-ibig mo'y wagas. Oh Diyos.
tayo sa iyo, Diyos. Salamat po. Hallelujah. Wala kang katulad, Ama. Tapat ka sa aming buhay. Noon, ngayon, at pagpakailanman. Tunay nga, Panginoon, ang mga kantang ito ay hindi sapat upang ihayag ang kabutihan mo sa aming buhay. Walang salita ang mga pagsasabi kung gaano ka kadakila sa aming buhay, O Diyos. Walang yaman napapantay sa iyo, sa iyong kabutihan, O Diyos, sa amin. Walang bagay dito sa mundo na makakapantay sa iyo. Salamat po. Isang Diyos na tulad mo ay bumaba para sa isang katulad ko. Wala kang katulad, Ama. Ang kapatid, patuloy po tayo magpag-uli sa ating Panginoon. Ihayag po natin. Ihayag po natin sa ating mga labi. Panginoon, wala kang katulad. Panginoon, walang papantay sa'yo. Panginoon, tapat ka sa iyong mga salita. Panginoon, tapat ka sa iyong mga pangako. Panginoon, tapat ka noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Isa pa po. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon. Wala kang katulad. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di na babago
Mapagpalang gabi po sa lahat. Welcome once again sa ating pagtitipon. Ngayong Martes ng gabi, welcome po sa ating Lorian Midweek Tagalog Service. Kami po ay nagagalak at kayo naririto na makasama tayo, makakasama po tayo na bigyan ng papuri ang ating Panginoon. Amen. So kung unang pagkakataon lamang po ito na sumali po kayo sa ating online gathering, nagagalak po kaming i-welcome po kayo sa Lorian. Ang Lorian po ay hindi lamang isang simbahan, ngunit ito po ay pamilya na makakasama nyo sa lahat ng panahon ng buhay nyo. Amen. Amen. Sa mga paalala po, pwede rin po kayong mag-follow po sa atin sa ating Lorian D. Dubai page sa Facebook, and pwede din po kayong mag-subscribe sa Lorian DXB sa YouTube para po updated po kayo sa mga bagong kaganapan sa ating simbahan. Amen. So pagpalain po kayo ng Panginoon, magkita-kita po tayong muli next time. God bless you everyone. Upang makapagbahagi ng salita ng Diyos patungkol sa pagbibigay. Sa Genesis 4 verse 3 hanggang 5, sabi dito, "After some time, Cain brought some of his harvest and gave it as an offering to the Lord. Then Abel brought the first lamb born to one of his sheep, killed it, and gave the best part of it as an offering. The Lord was pleased with Abel and his offering, but he rejected Cain and his offering. Cain became furious and he scolded in anger." Dito makikita natin sa chapter na ito, even the first book, Genesis, na tinuturuan at alam na nila kung paano magbigay, magbalik sa Diyos sa kanilang mga kinikita. This book of Genesis, siya ang pinakaunang aklat
ng Bible. Subalit dito ay itinuturo na kung paano magbigay ng mga kinikita or mga offering pabalik sa Diyos. Followed sa buhay nila ni Abraham, sa Old Testament hanggang maging sa New Testament, ang pagtuturo ito ay paulit-ulit na lang. Subalit ginamit ko ang aklat ng Genesis, nais ko lang ibahagi ang book na ito, na even the book of Genesis, nung bago pa lang nilikha ng Diyos ang mundo, sa panahon nila ni Adam, ni Eve, at sa kanilang mga anak, ay alam na nila kung paano magbigay. So how much more sa panahon natin ngayon na may marami na tayong nabasa, narinig, at kung paano natin ito ma-apply sa buhay natin, kung paano tayo magbigay balik sa Diyos ng ating mga kinikita. Kung makikita natin dito, si Abel, nagbigay siya balik sa Diyos. Hindi naman, it's not about kung ano ang trabaho ni Abel. It's not about kung ano ang trabaho ni Cain. But kung ano ang laman ng ating mga puso, ng iyong puso. Kung magbigay man tayo balik sa Diyos, dapat malinis ang ating intensyon, malinis ang ating puso at isipan na desire natin magbalik sa Diyos. Si Abel, nagbigay siya na mula sa pukbumla sa pus kanyang puso. Subalit, ang kanyang kapatid na si Cain ay nagbigay siya. Subalit, siya ay may nagre-reklamo. Hindi natin alam ang kanyang nasa kanyang mga isipan, nasa kanyang puso, kung ano ang kanyang mga reklamo. Subalit, sinasabi dito na si Cain ay hindi ang kanyang kaloob na ibinalik sa Diyos ay hindi nagustuhan ng Diyos sapagkat marumi ang kanyang intensyon. So, ninanais ko lang na kung tayo ay magbigay balik sa Diyos sa ating mga kinikita, na ito ay mula at galing sa ating puso na pasasalamat sa ating Diyos. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng mula sa puso, magbigay ng may pagmamahal. Ano ang iyong tinanim ng alihim? Isa pa, magbigay. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng mula sa puso, magbigay ng may pagmamahal. Ano ang iyong kung ano ang iyong tinanim sa ani? Tayo muna'y manalangin. Aming Diyos, kami po God ay nagpapasalamat at bilang nagre-remind o Panginoon sa aklat ng Genesis, sa buhay ni Cain, sa buhay ni Abel, kung paano kami magbalik sa aming mga kinikita sa iyo, Panginoon, na kung kami man ay magbalik sa iyo, magbigay sa iyo, O God, na kami ay hindi magre-reklamo. Kami ay hindi namin iniisip kung ano man ito, but subalit ito ay mula sa aming puso at isipan, O God. At salamat po sa katuruan na ito bilang paalala mo sa amin, O Panginoon, paalala mo sa buhay ng bawat isa. At ang lahat ng ito, O God, ay aming pinapasalamatan sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Po sa bawat isa, sa mga kapatiran, sa Lorean, at sa gabi pong ito ay muli po tayo magkakasama-sama para pag-aralan ang salita ng Panginoon.
ngayong gabi ng Martes. Pero bago ang lahat, tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, God, na muli ay binigyan niyo kami, Panginoon, ng isa pang pagkakataong mabuhay, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, para muli ay dakilain ka, Panginoon, para muli ay kilalanin ka, Panginoon, at mapaglingkuran, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, sa proteksyon, Panginoon, sa amin na nilalayo niyo kami, Panginoon, sa mga sakit at karamdaman, maging ang aming mga mahal sa buhay. Patuloy na dalangin namin, Panginoon, ang inyong pag-iingat at pagpapala sa amin sa araw-araw. At hinihiling po namin, Panginoon, ang inyong presensya, Panginoon, sa pag-aaral namin sa gabing ito, God, na malubos ka naming makilala, Panginoon, at matulungan kami, Panginoon, na maunawaan ang inyong mga salita. Kayo lamang, dakilang Diyos, ang mapapurihan sa gabing ito. Maluwalhati ang inyong pangalan at ang inyong abang lingkod, Panginoon, ay itago niyo sa inyong harapan, Panginoon. Ang glory niyo, Panginoon, ang ma-reveal sa gabing ito, God. At ikaw, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang makita, Panginoon, sa aming pananambahan sa gabing ito. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, good evening po sa bawat isa. At sa gabi pong ito, ating pong pag-aaralan ang kwento sa buhay ni Job. Kung maaaring marami sa inyo ang nakakilala na sa kanya, at ito ay matatagpuan sa Lumang Tipan. At sa gabing ito ay i-focus natin yung first two chapters of the book of Job. At nawa ay sumaatin ang patnubay ng banal na espiritu sa pag-aaral natin sa gabing ito. Na sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, nawa ay manatili tayong matatag sa ating relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Sa ating church, tayo ay binubuo ng iba't ibang uri ng kapatiran. May mga paguhan sa pananampalataya, meron din namang matatagal na, meron din namang kinasanayan lang ang pagsimba or culture or way of life, ika nga. Marami din sa atin ang namana lang yung kaugalian dahil lumaki sila na ang kanyang pamilya o ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid ay masigasig na pumupunta sa simbahan. Meron din naman na matindi lang ang pinagdadaanan kaya nasa loob ng pananambahan. Meron naman na punong-puno ng pagpapala kaya siya ay masaya at maraming ipagpapasalamat sa Panginoon kaya naroon siya sa loob ng iglesia. Meron din namang matindi lang ang pinagdadaanan o kaya naman malaki ang pangangailangan. At meron naman na padaan lang. Ang iba naman ay naimbitahan lang ng kaibigan or gusto lang makita ang kasintahan. At meron din namang naghahanap pa lang. Pero sa lahat ng ito, sana ay isa tayo sa mga pumunta o dumalo sa pagtitipon or nag-online na pagsamba sa Diyos ang dahilan. Naalala ko tuloy ng isang maikling poem na nabasa ko sa Reader's Digest. Ito ay, kung hindi ako nagkakamali, ito ay isinulat ni Charles Haddon Spurgeon. Ang pamagat nito ay Why Go to Church. Sabi doon sa poem na yun. Pinamagatan niya itong Why Go to Church. So sabi doon, "Some go to church to take a walk. Some go there to laugh and talk. Some go there to meet a friend. Some go there their time to spend. Some go there to meet a lover. Some go there a fault to cover. Some go there to doss and nod. But the wise go there to worship God." Napaka-ikling poem, pero madalas itong nagpapaalala sa atin na
na dapat ang maging rason natin sa pagpunta o pagdulo sa pananambahan ay para sambahin ang Panginoong Jesus. So, somehow, mula nung nabasa ko ito, natanim ito sa aking isipan at laging nagpapaalala sa akin na ang pinakarason sa pagpunta natin sa church ay ang pagsamba sa Panginoon. Ang church na tinutukoy sa Biblia ay hindi lamang yung building, kundi ito ay composed ng building blocks ng mga mananampalataya at ang pinakaulo nito ay si Kristo. Mga mananampalatayang Kristiyano at naglilingkod at naniniwala sa Panginoong Jesucristo. So kahit online tayo, online man ang ating pananambahan, tayo ay naniniwala na ngayong pandemic, hindi man tayo nagkakasama-sama physical, pero ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ating pananambahan at maaasahan natin na ang kanyang pangunguna sa pananambahan ito at ang katagumpayan ay pagkakaloob niya sa mga taong nag-iipon-ipon para sa kanya ay sumamba at kilalanin siya. So, yun po. Sa ating pong pagpapatuloy, hayaan niyo po akong basahin ang Job chapter 1. Yung Job chapter 2 ay atin itong itatakel sa susunod na bahagi ng sermon. Pero ang ating pagbabasehin muna ay itong Job chapter 1 verses 1 to 22. Dahil sa may kahabaan, kung itutuloy ko sa Job chapter 2, magpo-focus tayo ngayon sa Job chapter 1 verses 1 to 22. At ito ang sinasabi dito. Job and his family in Uz. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was blameless and upright and one who feared God and shunned evil. And 7 sons and 3 daughters were born to him. Also, his possessions were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and a very large household. So that this man was the greatest of all the people of the East. And his sons would go and feast in their houses each of his appointed day, and would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. So it was when the days of feasting had run their course that Job would send and sanctify them, and he would rise early in the morning and offer burnt offering according to the number of them all. For Job said, "It may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus Job did regularly. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came along them. And the Lord said to Satan, "From where do you come?" So Satan answered the Lord and said, "From going to and from on the earth, and from walking back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil?" So Satan answered the Lord and said, "Does Job fear God for nothing? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hand, and his possessions have increased in the land. But now stretch out your hand and touch all that he has, and we will surely curse you to your face." And the Lord said to Satan, "Behold, all that he has in your power, only do not lay a hand on his person." So Satan went from the presence of the Lord.
Now, there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. And a messenger came to Job and said, "The oxen were plowing and the donkeys feeding beside them. When the Sabaeans raided them and took them away, indeed, they have killed the servants with the edge of the sword. And I alone have escaped to tell you." While he was still speaking, another also came and said, "The fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them. And I alone have escaped to tell you." While he was still speaking, another also came and said, "The Chaldeans formed three bands, raided the camels and took them away. Yes, and kill the servants with the edge of the sword. And I alone have escaped to tell you." While he was still speaking, another also came and said, "Your sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. And suddenly, a great wind came from across the wilderness and struck the four corners of the house, and it fell on the young people, and they are dead. And I alone have escaped to tell you." Verse 20, "Then Job arose, tore his robe, and shaved his head. And he fell to the ground and worshiped, and he said, 'Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." In all this, Job did not sin nor charge God with wrong. So, ito po yung sa first chapter ng Job na tumpalain po ang pakakarinig ng kanyang mga salita. Ang buhay Kristiyano ay isang proseso na meron lamang tayong lifetime para i-practice ito. Ito ay isang proseso na ng pagbabago. Kaya habang maaga na tayong makapagsimula, mas marami tayong magagawa sa ikululuwalhati ng Panginoon. Ang nakakalungkot lamang na marami sa mga tao sa mundo ay inabutan na ng kamatayan, hindi man lang nakakilala kay Kristo. Marami din naman na nagsimulang tama, ngunit inabutan sila ng kamatayan na wala kay Kristo. Huwag nawa itong mangyari sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga pamilya, na abutan tayo ng kamatayan na hindi tayo nakakakilala sa Panginoon. Kasi ang bukas ay walang kasiguruhan kung wala kay Kristo. Tomorrow is never promised. Huwag nating sayangin ang panahon na humihinga tayo at sabihin natin, "Ay, bata pa ako, tsaka na ako tatanggap, tsaka ako na kikilalanin ang Diyos, tsaka na ako maglilingkod sa Diyos." Bilang patutupo nito, ngayon pong taon ng pandemic, year 2020, dalawa po sa aking mahal sa buhay ang kinuha ng Panginoon na hindi ko man lang nauwian bago sila mamatay, at maging sa kanilang burol o libing ay hindi ko man lang sila nasilayang ng personal dahil nga sa pandemic hindi makauwi. Ang akin na lamang pong comfort ay yung ibinalita sa akin ni Mama na siya ay nanalangin sa Panginoon na bigyan siya ng sign ng comfort na yung kapatid ko na namatay noong June at yung tatay ko
nakamamatay lamang last December 30, which is December 31 supposed to be his 80th birthday, ay kinuha na siya ng Panginoon. Pero laking tuwa ko nung sinabi sa akin ni Mama na nung kamamatay nung kapatid ko, may music siyang naririnig. Dahil yung mama ko po ay napakahina na ng pandinig. May diferensya siya sa pandinig. So, mahina siya. Hindi niya na halos, hindi niya nang, kung na nga siya halos matawagan dahil mahina po yung pandinig niya. Pero, mula daw nung namatay yung kapatid ko, may tugtog siyang, may awitin siyang, audio na naririnig. Talagang literal na tugtuging naririnig sa kanyang mga tenga. Na tiyatang niya yung iba kong kasama sa bahay, mga kapatid ko, na kung may naririnig sila, wala naman, sila yung nakakarinig. At hindi ito nawala hanggang sa mabasa niya yung verse sa Bible na patungkol sa comfort ng Panginoon na makakasama niya sa paraiso o sa langit ng mga taong tumanggap sa kanya. Doon lang, nung nabasa niya yung verse, specific na verse na yon, doon lang tumigil yung tugtog na yon. So, na-comfort siya na ang aking kapatid ay nasa piling na ng Panginoon. Kasi sinagot yung kanyang request sa Panginoon na bigyan siya ng sign na sa araw ng kamatayan ng kapatid ko ay makakasama niya ang Panginoon. So, gayon din naman, at naulit yun nung namatay yung tatay ko, na yun din na same music na yun na parang sabi ng mama ko is parang awiting panglangit, parang hymnal song yung naririnig niya. Siya lang nakakarinig. At nung namatay yung tatay ko, naulit yun. At same verse din ang nag-comfort sa kanya na pinaparamdam sa kanya ng Panginoon na huwag na siyang mag-alala kasi kapiling na nung kapatid ko at tatay ko ng Panginoon. Ako po ay nagagalak na sa mga huling sandali ng kanilang buhay, alam ko na kumilala sila sa Panginoon. Nung college pa lang ako, nakita ko yung faith ng tatay ko na sa maraming pagkakataon na ni-reach out sila ng aming pastor at inalagaan ang kanilang buhay spiritual ng aming pastor sa Pilipinas, na mula pa man noong college ako ay tumanggap na siya sa Panginoon. Yun po sa kapatid ko naman ay nakita ko rin kung paano umatake ang kaaway, kasi lumaki kami sa simbahan, sa mga gawain, pero dumating sa point ng buhay ng kapatid ko ay parang tinabangan siya sa paglilingkod sa Panginoon, na halos pumupunta na lang siya sa every Sunday sa church. Hindi na siya na-involve sa mga youth activities kasi napakamayain niya, naging alup siya sa tao, pero hindi naman siya patuloy siya naman nagsimba. Pero dumating sa point na yung paglayo niyang iyon, naging prone siya sa atake ng kaaway. Kaya po talagang doon ko nasaksihan na kapag kahit tayo ay nagsimulang tama, kapag bumitaw tayo sa Panginoon, muli ay may expose tayo sa gawa ng kaaway. Ang akin na lamang pong ikinagagalak na sa mga huling taon ng kanyang buhay, nakita ko na siya ay nanumbalik sa Panginoon. Na maging si Mama ay nagpapatotoo nito na madalas nakikita niya yung aking kapatid na nagbabasa ng Biblia at nakatingin sa langit at kinakausap ang Panginoon. Yung pala, yun yung mga huling taon niya na siya na ay kukunin ng Diyos. So, ito po yung ating sikapin sa ating buhay at maituro din sa ating mga mahal sa buhay, na
ang buhay Kristiyano ay kailangan nating simulan at hindi ganon kahalaga sa Panginoon kung gaano tayo kadrama sa pagsisimula. Ang napakahalaga sa Panginoon ay kung gaano tayo katagumpay sa pagtatapos nito. Sa aking pamumuhay sa loob ng pamilyang Kristiyano, mula pa man nung ako ay bata pa, marami na akong kaganapang nasaksihan. Marami ang mga nagsimulang napaka-iinit at halos sa simbahan na matulog. Ng mga unang pagkakakilala sa Panginoon, sobrang iinit na halos lahat ng gawain ay gustong daluhan. Ngunit dumating na lang ang panahon na bigla na lang silang nawala. Marami din naman akong nakilala na pahirapan kung imbitahin, maimbitahan sa naumaten ng gawain. Pahirapan kung makasama sa pagtitipon. Pero sa pahirapang nagsimulang yon, nagtapos yung kanilang buhay na marami silang nagawa. Dahil sila ay nagpatuloy. Mabagal man silang nagsimula, pero nagpatuloy at natapos yung kanilang paglilingkod na marami silang nagawa. May mga nagpatuloy at meron ding nagtapos. Pero sikapin po ng ating sa ating pagtatapos sa mundong ito ay matagumpay na may sa pamumuhay natin ang pamumuhay bilang Kristiyano upang sa ating pamamaalam sa mundong ito ay simula naman ang pagpasok natin sa paraiso. Maraming nagsimulang napakainit, maraming nagsimulang masisigasig, ngunit sumuko sa kalagitnaan. Meron din naman na huli na nakapagsimula, pero ang mahalaga ay nakakilala sa Panginoon. Enduring faith po ang topic natin sa gabing ito. At I want to tackle this into two part sermon. So part 1, we will focus on the first chapter of the book of Job. And the second part, we will deal with the whole story of the book of Job. So sa unang bahaging ito, pinamagatan ko itong know your enemies. Know your enemies. Ito yung unang part ng ating sermon. Sa first two chapters ng Job, makikita natin na malaki ang partisipasyon ng mga demonic and angelic beings sa mga nangyayari sa ating kapaligiran at maging sa mga tao. Ang mundo ay at maging ang kalawakan ay punong-puno ng digmaang espiritual between good and evil. Okay, hindi natin ito nakikita by our naked eye, pero sa ating pag-aaral sa gabing ito, makikita, malalaman natin na ang manifestation ng digmaang espiritual ay nararamdaman sa natural world. Kung ang mundo ay nasa digmaan ng mabuti at masama, nasa ang panic ka dito. Para mas maunawaan natin ang kung saang panic tayo, makilala natin kung sino ang ating kaaway. Ating balikan ngayon ang kwento ng pagkakalikha sa mundo. Naniniwala tayo na ang Diyos ang creator ng lahat ng bagay at maging ng kalikasan o ang nature. At ang kalikasan ay tila hindi tumutugma sa isang Diyos na mapagmahal. Bakit ko nasabi ito? Parasites. Kung titingnan natin ang mga parasites sa mundo, ang mga viruses, bacteria, diseases, cancer, at na nagkakos ng mga pandemic, at iba-iba pang mga sakit at infection na nagpapahirap at pumapatay sa milyon-milyon mga tao, at marami na nga ang mga namatay ng dahil dito. At even hindi ligtas dito maging ang mga hayop, mga foot and mouth disease, iba't ibang uri ng epidemya sa mga hayop. Isama pa natin sa lahat ng ito ang mga lindol, sakuna, tsunami, bagyo at iba-iba pang mga dilubyo.
Marami nga ang nagsasabi na plano ito ng Diyos. Pero kung ating babasahin ang first two chapters ng Job, makikita natin na hindi ang Diyos ang nagpaplano ng mga tulad nito. Ang bawat isa o ang bawat tao ay may free will. Malaya niyang gawin ang gusto niya. Kaya nga ang mga tao nagbabanggaan, nagsisiraan, nag-aaway-away, nagkakasakitan at nagpapatayan pa at gumagawa ng iba't ibang kasamaan laban sa isa't isa. Sinasabi na ang pagkasira ng kalikasan ay dahil sa mga tao. Pero sa isang banda ay tama naman ito. Pero subukan kaya nating alisin ang tao sa kwento. Do you think the world will be a perfect? Or naisip nyo ba na mananatiling perfecto ang mundo kahit wala na ang tao? Mawawala ba ang natural evil sa kalikasan? Nang likhain ng Diyos ang mundo, sinabi niya sa bawat pagkakalikha niya na ito ay mabuti, and God saw it was good ayon sa account ng Genesis. Genesis 1:20-23 says, "Then God said, let the waters abound with an abundance of living creatures, and let birds fly above the earth across the face of the firmament of heavens. So God created great sea creatures and every living things that move, with which the waters abounded, according to their kind, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good, and God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. So the evening and the morning were the fifth day." And so Genesis 1:24-25 says, "Then God said, let the earth bring forth the living creatures according to its kind, cattle and creeping things and beasts of the earth, each according to its kind. And it was so. And God made the beast of the earth according to its kind, cattle according to its kind, and everything that creeps on the earth according to its kind. And God saw that it was good." Ito yung account ng Genesis sa creation. Laging nababanggit na it, "and God said it was good." So makikita natin sa mga verses na binasa na natin na all living animals are good. Nilalang ng Diyos ang lahat ng living creatures na mabuti. So kung mabuti ang pagkakalikha ng Diyos sa mga hayop at halaman, sino ang responsable sa paghihirap ng mga hayop na tuwing lalapain sila ng kanilang prey ng isang predator, ang isang tupa na naghihirap habang unti-unting nilalapan ng isang leon? Sa ganitong punto ng usapan natin ngayon, inalis natin ang tao sa picture na to. So sino ang responsable sa ganong sitwasyon? Masasabi ba natin na mabuti ang nararanasan ng tupa habang siya ay sakmal sa leeg ng isang leon? And take note, wala po ang tao sa usapang ito. But natural evil still exists. Sino ngayon ang responsable dito? Ang Diyos ba? O may ibang maaaring may kagagawan ng corruption sa mga nilikha ng Diyos? Maaari nating sabihin na hayop lang sila. Wala naman silang pakiramdam tulad ng tao. Kung wala nga silang pakiramdam o wala lang sila sa mundong ito, bakit may mga taong nasasakpan kapag nakikitang may isang asong pinahihirapan ng isang lalaki habang binibidyohan ito, na pinaghahampas sambang dumudugo ang ulo? Bakit may mga taong nasasaktan makita ang mga videong ito? Can we say that suffering is good?
in the eyes of an all good God, then we are defeating our own arguments that He is a good God. Then if He is a good and all-powerful God, hindi niya ba kayang lumikha ng isang mundong walang paghihirap o walang suffering? Kahit ako noong una, akala ko part lang ito ng isang balancing ecosystem o balancing kalikasan. Ito yung tinatawag na the balance of ecosystem. Yung maliliit na hayop ay kakainin ng mas malalaking hayop at kailangan niya ito sa kanyang buhay. Pero balikan natin ang account ng Genesis. At ano ang sinasabi dito? Nang likhain ng Diyos ang mundo, sinabi niya sa bawat pagkakalikha niya na ito ay mabuti. And God saw it was good ayon sa account ng Genesis. Kung hayaan po natin ang account ng Genesis chapter 1 verse 29 to 30, ito ang sinasabi. And God said, "See, I have given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed. To you it shall be for food. Also to every beast of the earth, to every bird of the air, and to everything that creeps on earth, in which there is life, I have given every green herb for food." And it was so. Makikita na sa verses na ating binasa na ang original na plano ng Panginoon, ng Diyos, sa kanyang paglalang sa mundo ay walang suffering. Walang kailangang mamatay para makakain ng isa. Hindi lang para sa mga tao ito, pero maging sa mga hayop din. At inulit ito sa Genesis chapter 2 verses 1 to 17. And it says, "The Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. And out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. Now a river went out of Eden to water the garden, and from there it parted and became four river heads. The name of the first is Pishon. It is one which skirts the whole land of Havilah, where there is gold, and the gold of that land is good. Delium and the onyx stone are there. The name of the second river was Gihon. It is the one which goes around the whole land of Cush. The name of the third river was Hiddekel. It is the one which goes toward the east of Assyria. The fourth river is the Euphrates. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, 'Of every tree of the garden you may free to eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die.'" So, sa mga verses na ating binasa, makikita ang mabuting pagkakalikha ng Diyos sa paraisong dinisenyo niya, na kung saan ang tao ay itinalaga niya na tagapamahalan nito. Ang mga prutas at mga binhi doon ay tuloy-tuloy na mamumunga, at ng mga tanim at mga buto para sa pagkain ng mga tao. Even walang nagkukultivate ng lupa ay tuloy ito sa pamumunga dahil ang Panginoon ang nag-aalaga dito. Napakaganda ng disenyo ng Diyos sa paraiso. So, sino ngayon ang sumira sa mundo? Revelation chapter 12 verses 7 to 9 says, "Satan thrown out of heaven." Sa verse 7 to 9 ng Revelation chapter 12, sinasabi, "And the war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought,
but they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. And sa account ng Genesis chapter 3, 1-7 says, now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Makikita sa mga verses na yon na ating binasa na ang ahas na si Satanas ang sumisira ng order ng kalikasan. Kinukurap niya ang mga nilalang ng Diyos. Siya ang pasimuno ng pagkasira ng orihinal ng pagkakagawa ng Diyos sa kalikasan. Bago pa man lalangin ng Diyos ang tao, ay nauna na siya sa mundo. Kaya naman maging ang dominion ng tao sa lahat ng nilalang ng Diyos sa loob ng paraiso ay sinira niya, parang maging ang paraiso ay mapasa kanyang kapangyarihan. Kaya nung nagkasala sina Adan at Eva, inilabas ng Diyos ang tao sa paraiso dahil isinuko ng tao ni Adan ang kanyang authority sa kaaway. Kaya makikita mo sa Bible na the whole world is under the control of the evil one. At doon yung nagsimula nang isuko ni Adan ang dominion, ang authority yung ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya nung siya ay nag-give in sa tukso ng kaaway. Ito yung nung tinutukso ang Panginoon, kung nag-give in ang Panginoon sa tukso ng kaaway, then yung authority ni Jesus na meron siya ngayon ay mababaliwala kung nagpadaig siya sa tukso nung tinukso siya ni Satanas. So therefore, muntik na sana makurap din ang loob ng paraiso kung hindi inilabas ang tao ng Diyos. So paano nga ba nakukurap ni Satanas ang mga likha ng Diyos? May kapangyarihan ba siyang mag-control ng kalikasan, ng nature? May kapangyarihan ba siyang i-manipulate or baguhin ang nature? So sa tunghayan po natin ang aklat ng Genesis chapter 6, 1-8. At ito ang nasasabi, the wickedness and judgment of man. Now it came to pass when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born to them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they choose. And the Lord said, my spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. There were giants on the earth in those days, and also afterwards, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old men of renown. Then the Lord saw the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually.
And the Lord was sorry that He made man on earth, and He was grieved in His heart. So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping thing, and birds of the air, for I am sorry that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. So kung ang mga angelic beings ay may kapasidad na magkatawang material at magkaroon ng mga supling sa tao, they can also manipulate nature and other material things. Evolution and mutation ay pwede niyang makontrol. May kakayanan siyang magpadala ng mga bagyo, sakit at karamdaman at maging pandemic. Kung mababasa niyo sa Bible na pinagaling ni Jesus ang may sakit tulad ng ketong, ang sabi ni Jesus sa isang taong may ketong na ito ay sanhi ng mga impluwensyang ni Satanas. Pero kung sa panahon natin ngayon, kung dadalhin mo ang isang tao na may sakit ng ketong sa hospital, makikita nila sa microscope kung ano ang dahilan ng ketong. Ito yung slow-growing bacteria na tinatawag na Mycobacterium leprae, ang may kagagawan ng ketong. So kung sa science, bacteria, pero kung titingnan natin ng Bible, ito ay gawa ng kaaway. So, mayroon bang conflict between science and the Bible? Ang sinasabi ba ng Bible na ang may dahilan ng sakit ng ketong ay spiritual? At sa kapanahonan natin ngayon, ang dahilan nito ay bacteria. So, alin ngayon ang totoo? Ang science ay window na ang manifestation ng spiritual forces or influence in the natural world. Kung hindi mo aalisin ang Diyos sa science at ang mga spiritual being sa science, mas mauunawaan natin na ang dalawang mundo, ang spiritual realm at ang natural world. Ang spiritual influence ay magmamanifest sa natural world. Ito yung nakikita ngayon ng science. Pero behind sa nakikita ng siyensya, ito yung influence ng spiritual world. So ito yung kapangyarihan ng angelic and demonic beings to influence the natural world. Kaya ginunaw ng Diyos ang mundo sa panahon ni Noah dahil sukdulan na ang pagkasirang ginawa ni Satanas sa mga tao at sa mga nilikha ng Diyos. So makikita natin sa Genesis 9:1-5 says, so God blessed Noah and his son and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth, and the fear of you and the dread of you shall be on every beast of the earth, on every bird of the air, on all that move on the earth, and on all fish of the sea. They are given into your hand. Every moving thing that lives shall be food for you. I have given you all things, even as the green herbs, but you shall not eat flesh with its life, that is its blood. Surely for your lifeblood I will demand a reckoning, from the hand of every beast I will require it, and from the hand of man, from the hand of every man's brother, I will require the life of man. So doon sa binasa natin na yun, makikita natin ngayon ang pagkakaiba nung after the flood and nung sa Genesis, sabi ng Panginoon ay ibinibigay niya sa tao at sa mga hayop ang prutas at mga bunga at mga seeds ng plants as their food. Pero after the flood, makikita na natin na inalaw na ng Diyos ng tao, o tinanggap na ng Diyos na ang tao at ang mga hayop ay kumakain ng kapwa nila hayop. Ang tao ay kumakain ng hayop. Tinanggap na ng Diyos, even though hindi yun yung original na disenyo niya. Kaya nga makikita natin dun sa verse na binasa natin na may warning siya na ang mundo ay mababalot ng takot, ng suffering,
dahil sa sistemang ito na nakurap, na supposed to be hindi sana pagkain ang mga hayop ng kapwa hayop, no suffering. Pero nung after the flood ay tinanggap na ito ng Panginoon, hinayaan ito ng Diyos hanggang sa muling niyang pagbabalik. Alam na ng Diyos na even though after the flood, nandun pa rin yung influence ng kaaway sa mga creatures na naligtas. So, doon nilupil ng Panginoon ang karamihan ng hayop at ng tao sa mundo. Pero nandun pa rin yung nature na nabago ng kaaway, yung hayop na kumakain ng kapwa hayop. At kaya nga yung warning ng Panginoon is the fear and dread ay babalutin ang buong mundo dahil sa pangyayaring ito. So, ito ay hinayaan ng Diyos pansamantala. Maging sa kapanahunan natin ngayon, makikita natin kung paano nag-i-evolve ang mga hayop, kung paano nag-mutate ang mga viruses. Inaalaw ng Diyos ang mga pangyayaring ito, yung corruption sa original niyang plano hanggang sa pagbabalik niya. Dahil sa pagbabalik niya, babaguhin niya ang buong sistema ng mundo. At ito ang sinasabi sa Revelations chapter 21 verse 1 to 4 and says, Revelations 21 verses 1 to 4 says, "Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of the heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, 'Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, no sorrow, no crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away.'" So makikita mo yung plano ng Diyos. Ibabalik niya yung corrupted nature ng mundo. Yung corrupted nature na sinira ng kaaway ay muli niyang ibabalik sa tunay na kalikasan nito. Sa original na kung paano niya dinisenyo ito, na no more death, no more suffering, walang hayop na magsasuffer dahil kailangan siyang kainin ng isang hayop para mabuhay. O walang tao na magsasuffer, magkakasakit dahil sa sanhi ng mga viruses ng iba't ibang uri ng mga mikrobyo. Ito yung corruption na ginawa ng kaaway. Dahil bakit? Dito, pag na-corrupt, ito yung sa kaparaanan nito, ito yung ginagamit ni Satanas na instrumento para saktan ang Diyos. Hindi niya kayang saktan ang Diyos, I mean, face to face. I mean, yung nangyaring rebellion sa langit na pagtanto niya. Akala niya na una kaya niyang pantayan ang Diyos ayon sa Isaiah, na kaya niyang umupo sa trono ng Diyos. Pero nung nagkaroon ng revolution sa langit, ng rebellion sa langit, napagtanto niya hindi niya kayang tapatan ang kapangyarihan ng Diyos. So saan siya bumabawi ngayon para saktan ng Diyos? Sirain ang original na creation ng Diyos. Hindi lamang po ang tao, kundi maging the whole world ay kinukurap ng kaaway. Basahin din po natin ang sabi sa Isaiah 6:11, chapter 11 verses 6 to 9 says, "The wolf also shall dwell with the lamb. The leopard shall lie down with the young goat. The calf and the young lion and the patling together, and the little child shall lead them. The cow and the bear shall graze." See, yung bear, the predator ay makikipag
magkasamang makikihalubilo sa mga cow, yung mga predator, prey and predator will live together in a certain place. Their young ones shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox. The nursing child shall play with the cobra's hole, and the wind child shall put his hand in the viper's den. They shall not hurt nor destroy it in all my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters covers the sea. Ito yung judgment na ipapataw ng Panginoon sa whole ng nature. At mangyayari yon sa muli niyang pagbabalik. Yung authority, yung fullness ng authority ng Diyos sa kalikasan na ibalik ito sa original na disenyo nito, na sinasabi sa Isaiah na yung mga prey, mga lions and calf will live together, na hindi sila matatakot sa isa't isa. Ito yung intention ng Diyos, na ang creation niya ay walang halong fear, walang halong suffering. Pero ito ang sinira ng kaaway. So ito yung blessed hope natin, na darating yung time sa judgment ng Panginoon, na pag nakasama tayo sa paraiso, ay i-restore ng Diyos ang original na plano ng lahat ng bagay. So even sa Revelation chapter 22 verses 14 to 15 says, blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city. But outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters and whoever loves and practice a lies. So blessed are those who do his commandment, that they may have the right to the tree of life. Ano, saan makikita yung tree of life na yon? Sa paraiso. Kung babasahin nyo sa Genesis, yun yung iniwasan ng Diyos na makain pa ng tao, kaya siya inilabas ng Diyos sa paraiso. And sa pagbabalik ng Panginoon, yung mga survivor, yung mananagumpay sa lahat ng pagsubok at mananatiling tapat kay Kristo, siya yung bibigyan ng karapatang pumasok muli sa paraiso at maranasan ang orihinal na plano ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Outside are the dogs and the sorcerers, the sexually immoral, the murderers and idolaters, na hindi nila mararanasan ang isang mundong walang suffering gaya ng orihinal na pagkakalikha ng Diyos sa kalikasan. Sa mga verses na ating binasa, makikita na ang corrupted nature ng mundo ay hindi pang walang hanggan. Sa pagbabalik ng Panginoon ay muli niyang ibabalik ang lahat sa mundo sa orihinal na disenyo nito. At lahat ng kampo ng kaaway kasama ni Satanas ay panghabang buhay na mabibilanggo sa impyerno. So, bakit natin kailangang malaman ang mga ito? Para makilala natin kung sino ang ating kaaway. Para malaman natin na hindi Diyos ang may gusto o nagplano na magkasakit o pahirapan ang tao. Para wag nating sabihin o sisihin ang Diyos na sa nangyayari sa mundo, na dahil si Satanas ang may akda ng mga masamang pangyayari sa mundo, at ginawa niya at ginagamit niya ang tao na maging instrumento nito. Kung sa mga binasa nating verses sa unahan, makikitang may kapangyarihan ang kaaway na magkontrol ng mga bagay sa mundo, malaking posibilidad din na siya rin ang kumukontrol sa lahat ng mikrobyong nagbibigay ng sakit sa tao. Sa mata ng science ay COVID virus na nagdudulot ng pandemic na nagpabagsak sa buong mundo, na pumatay ng milyong-milyong tao. Pero ang may control nito ay nasa spiritual na mundo. Maging ang mutation ng mga mikrobyo at iba pa ay kontrolado ng kaaway. Dahil sa impluensya ng kaaway sa spiritual
ay nagmamanifest sa ating mundong natural dahil dito nagagawang sakta ni Satanas ang Diyos na may lalang ng mga ito kapag nasira niya ang kalikasang create ng Diyos for good. Create ng Diyos at sinabi niya it was good. Kapag sinira na nagawa ni Satanas na masirain yun, nasasaktan ang Panginoong milikha nito. Maging ang kamatayan ay hindi disenyo ng Diyos. Ang kamatayan ay dumating sa tao at sa mga nilalang dahil kay Satanas. At ito ang sinasabi ng, sa Book of Romans chapter 8 verses 20 to 22. For the creation was subjected for futility, not willingly, but because of Him who subjected it in hope, because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. And so Ephesians chapter 2 verse 2 says, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. And maging sa book of Hebrews chapter 2 verses 14, sinasabi, inasmuch then as the children have partaken of the flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, and that is the devil. So makikita natin na ang kamatayan ay sanhi ng gawa ng kaaway, na napunta sa tao ang kamatayan dahil nagpa sa ilalim siya sa tukso ng kaaway. Pero ito yung babaguhin ng Panginoon. Ito yung babawiin ng Panginoon. At sinimulan niya ng muli nang mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo at muling mabuhay. Pero hindi pa ito ang wakas. Dahil muli siyang babalik para tuluyan ng lipulin ang pangyarihan ng kaaway. So sa ngayon, meron pa lang tayong embassy sa mundo. Ano yung embassy? Yun yung church. Yung mga taong tumanggap sa kanya ay protected sa loob ng iglesia. Nang mararanasin natin sa loob ng katawan ni Kristo ay ang kapangyarihan at ang batas ng langit. Yung protection ng langit mararanasan natin, mararanasan lamang ng mga taong nasa loob nito. Kung wala ka sa embassy na yon, kung wala ka sa loob ng iglesia o ng katawan ng Diyos, ay prone tayo sa atake ng kaaway na wala mang permisong hingin sa Panginoon ay nandoon ang atake ng kaaway. Outside the body of Christ, outside that embassy is a hostile ground. Kapag nasa loob ka ng embassy o ng katawan ni Kristo, hindi ka basta-basta pwedeng galawin ng kaaway unless i-allow ng Diyos na para subukin ang iyong pananampalataya. So ganun kahalaga na mapasama o makabilang sa pamilyang Kristiyano. Ganun kahalaga ang mapabilang sa katawan ni Kristo. Dahil nandoon mararanasan yung pangako niya. Doon mararanasan yung sabi niya, ang pinagtibay sa langit, sa lupa ay pinagtitibay sa langit kapag nandoon ang presensya ng Diyos. Sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, patuloy na hilingin natin sa Panginoon na patuloy na ipaunawa sa atin ang mga mensaheng ating napakinggan. At para sa lahat, ang akin pong pakiusap na ang inyong mensaheng napakinggan ay huwag nyo lang sa gabing ito ay huwag nyo lang basta paniwalaan, kundi kayo mismo ang magsiyasat nito sa patnubay ng Holy Spirit. Hingin po natin ang patuloy na patnubay ng Holy Spirit sa bawat mensaheng ating napapakinggan, sa mga pagtitipon, at mula sa iba't ibang mga speaker, na magtiwala tayo na may isang Holy Spirit ang magsisiyasat ng mga sa ating mga puso at tutulong sa atin na maunawaan ang kanyang salita upang kapag ito ang ating patuloy na ginagawa,
tulad ng Berean Church na kapag dating nila sa kanilang tahanan ay sinisiyasat nila ang mga mensaheng kanilang napapakinggan. Kaya't hindi sila dinadala ng alon sa iba't ibang direksyon, kundi alam nila na kapag ang Holy Spirit ang nagpaunawa sa kanila ng mensahe, ito ay mapananaligan. So sa tuwing tayo ay makakapakinig ng mensahe, ay patuloy na hilingin natin ang patnubay ng Holy Spirit na magkrema ito sa ating buhay at magbigay sa atin ng kalakasang espiritual, at ang kalakasang ito ay magamit natin sa paglilingkod sa Kanya. So tayo po ay magtapos sa pananalangin sa gabing ito. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, na muli ang pinaging dapatin niyo, Panginoon, ng inyong lingkod, Panginoon, na magbahagi ng inyong salita, O Lord, at patuloy na nais ka po naming mapapurihan, at ang inyong salita lamang, Panginoon, ang siyang ma-reveal, Panginoon, sa aming Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami patuloy na maunawaan ito, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na maisagawa, Panginoon, ang mga aral na aming natutunan sa iglesia, Panginoon, sa church, Panginoon, sa mga gawain. Dahil baliwala ang lahat, Panginoon, kung hindi ito mataturn into action, O God. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, patuloy na palakasin, patuloy na ang aming mga pananampalataya na hindi kami bibitaw sa iyo, O God, at ang salita niyo, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Lord, patuloy na hiling namin, ilayo niyo kami, Panginoon, sa gawa ng kaaway, Panginoon, na at ipakilala niyo sa amin kung sino ang aming kaaway, Panginoon, upang makapaghanda kami, Panginoon. Makita namin ang mga loopholes, ang areas sa buhay namin kung saan siya umaatake, Panginoon, at mapaghanda nito namin, Panginoon. Lord, ang sundalong hindi handa, Panginoon, ay napapahamak sa gitna ng digmaan. Kami, Panginoon, ay naniniwala na bawat araw sa aming buhay, Panginoon, ay kami, Panginoon, ay nasa digmaan ng spiritual, O God. Lord, kung hindi kami handa, kung hindi kami malakas, kung hindi namin kilala ang atake ng kaaway, hindi po namin madedepensahan ito, Lord. Tulungan niyo po kami maunawaan ang mga atake ng kaaway sa aming buhay, Panginoon, at nawa, Panginoon, sa tulong niyo, O God, mapaglabanan namin ang lahat ng ito. Sa gabing ito, Panginoon, sa inyo namin ibinabalik ang mataas na papuri at parangal at pagsamba, Panginoon, dahil kayo lamang, Panginoon, ang Diyos na kataas-taasan. Panginoon, maraming salamat, Ama, sa anumang kaparaanan, sa gitna man ng pandemya, Panginoon, ay tinutulungan niyo kami, Panginoon, na mag-aaral, Panginoon, ng iyong salita, O God. Sa kapanahonang ito, Panginoon, na nangyari ang pandemya, Panginoon, ay may technology na, Panginoon, na kaming nagagamit, Panginoon, para magpatuloy pa rin ang gawain at ang pagkilos ng Ebanghelyo, Panginoon, sa mga marami pang hindi nakakapakinig ito. Ang kapangyarihan niyo, Panginoon, ang siyang maging daluyan, Panginoon, maging kalakasan, Panginoon, ng bawat isang nanghihina, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, kami ay sumasamba sa Diyos na buhay. Hindi niyo kami pababayaan, iiwan, Panginoon. Lord, maraming salamat naman sa pagtitiwala sa amin, Panginoon, na kaya't pinahintulutan niyo ang mga pagsubok na ito sa aming buhay. Kaya't pinahintulutan niyo, Panginoon, ang mga dilubyong ito, Panginoon, tulad ng pandemya, Panginoon, na maganap sa mundo, Panginoon, dahil kayo ay nagtitiwala sa amin, Panginoon, na hindi kami bibitaw. Palakasin niyo po kami, Panginoon, ang aming pananampalataya, at ingatan niyo po ang bawat isang nakapakinig, Panginoon, ng iyong salita. Lord, wala sa mga kapatiran namin, wala sa mga kapatid namin, Panginoon, sa Lorean, Panginoon, ang mawawala pa, Panginoon. Bagkus, Panginoon, kami ay magpapatuloy sa paglilingkod at pagkilala sa inyo, Panginoon, isa kaming katawan, isa kaming bahagi ng katawan ni Kristo, O God, na hindi kami bibitaw. Ano man, Panginoon, ang hindi pagkakaunawaan, pagkakasunduan, Panginoon, ang mga bagay man na hindi na pagkakasunduan, o ang mga bagay man na hindi namin naunawaan, Panginoon. Lord,
maghari nawa, Panginoon, ang pag-iibigan sa bawat isa. At ito, Panginoon, dito nyo kami sinisubok, Panginoon, kasi baliwala, Panginoon, ang i-proclaim namin, Panginoon, na kami ay nag-iibigan, Panginoon, kung sa bawat di pagkakaunawan, Panginoon, kami ay maghihiwala yan, Panginoon. Lord, ito ang makita namin, sa, Panginoon, sa mga nangyayaring ito, O God. At dalangin namin, Ama, na huwag namin bibitawan na pagmamahalan, O God. At patatagin niyo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. At nawa, Panginoon, kami ay magpapatuloy bilang isang pamilya, bilang isang katawan, bilang na si Jesus ang aming ang head, Panginoon, ng grupong ito, O God, ng iglesyang ito, O Lord. At kayo lamang, Panginoon, ang maparangalan sa gabing ito. At dalangin namin, Panginoon, na bawat manggagawa ng Lorean, Panginoon, ay patuloy na pag-aalabin niyo, Panginoon, sa kanilang paglilingkod. Patatagin niyo, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, Panginoon, at ang mga tinalaga niyong mga leader, O God, ay magiging karapat dapat, Panginoon, pangunahan ng inyong kawan, O God. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan at ang upang ang aming paglilingkod, Panginoon, ay magkaroon ng integridad, Panginoon. Purihin kadakilan, Diyos, at kayo, Panginoon, ang siyang patuloy na sumiyasat, Panginoon, ng mga puso ng bawat isa, Panginoon. At kayo lamang, Panginoon, ang maparangalan sa gabing ito. In Jesus' name we pray, at sa patnubay ng banal na Espiritu, Amen and Amen. Good day to all of us, mga brothers and sisters. I would like to share the goodness of our Lord Jesus Christ in my life and to my family life. I thank God for all the blessings to me and to my family. For the strength He gave me each day and all the sacred protection around me. And of course, to my loving family who make life more meaningful. We experienced the big challenge in life way back year 2016 when my father had diagnosed the end-stage renal disease or kidney failure. All of us in the family shook that why all of the people in this world, bakit yung papa ko pa? Why him? Why my father? He is so kind and helpful person. Bakit hindi na lang yung mga kriminal or yung mas may makasalanan? My mama was struggled and quite hard na makita niya yung papa ko sa araw ng dialysis niya at sa room ng dialysis in the hospital like 2 times a week and 4 hours per session. She encountered a lot of times na nag-failed yung injection ng dialysis needle sa braso ng papa ko at yung mga times na halos mamatay na si papa dahil sa dami ng hirap na pinagdadaanan niya sa session niya in the dialysis room. We can't comfort my mama and my papa as well physically as kami naman yung nagsusupport sa needs ng papa ko, kami ng kapatid ko, dahil kami yung nasa abroad and we are not there to comfort them. But the good thing is, instead of being obstinate and irritated to the situation, we more seek God's help and protection. My father as well did not give up, as he truly believed that God has a plan for him and for our family, why it so happened. Nor the fact that he feel the pain each day in each dialysis session. So hindi madali yung pinagdaanan niya. But he always pray and he always keep in his mind that God's given only this as a challenge in his life. He battled the pain through prayers and believing in God's miracle, that God is always there to protect and to save him. For more than 3 years na ang papa ko as a being dialysis patient,
he successfully finished the battle on April 2, 2019. As one day, God sent him a kidney donor and the procedure was so smooth, no hindrances at walang mga maraming questions sa National Kidney Center, though hindi namin kamag-anak yung donor niya. Money came overflowing and God provides everything. What he needs during the procedure, pre-provide lahat ni Lord yon. What we did was praying and find love in God's Lord loving hands. Through prayers and through believing that God can turn all the impossible gears to possible things to make it happen. That God is the only Father of heaven and earth and can move all the impossible situation to prove that there is God and He is a truly loving God. Now my Papa is well and he is live his life normally. Then all of us in the family as well are God great believer that whatever will be the situation, we always keep in our mind that God hasn't gave us challenges to keep Him away from Him, but hence to be more close to Him and continue praising and worship Him. So let's bear in mind that He will never leave us alone. When you need, God knows, God listens. When you believe, God works. When you pray, miracles happen. As it's saying in Matthew 21 verse 22, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. So that was happened in our family. We surpassed the big challenge through God's blessings, through God's love and protection. And now, each and every day, I thank God for being good in our family, in our life. I believe that God is always there for us. So, whatever happened, He always bear His blessings, and so we have to call His name accordingly. So brothers and sisters, maniwala lang tayo at magtiwala tayo na may totoong Panginoon, the only God's Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa biyaya mo sa amin sa araw-araw. Salamat sa presensya mo, Ama, sa aming buhay. In your presence, Lord, to our darkest moments. Lord, truly, you are preparing us for the strongest moment of our life. Thank you for your word tonight, Father God, sa ginamit mo, Panginoon. We praise you, Lord, tunay nga pong isa lang for our feet and a light to our path. We seek you, God, like never before. Dalangin ko pong patuloy mong palaguin ang iyong mga anak to be able to make the right choices that honor you. Holy Spirit, guide our life not to do what our sinful nature craves. Prepare us, Lord, for your coming and God's truth work on us. Give us every fighting chance to make wise choices in the midst of wrong emotions. Heavenly Father, bless our pastors, our brethren, Panginoon, sa lahat ng mga nakinig sa iyong salita sa gabing ito, sa aming mga gawain, Ama, na patuloy mong pinagpapala, Panginoon, patuloy mong pinapalago, O Diyos, sa buong panig ng mundo, Panginoon. Ingatan mo nga po ang bawat isa, Panginoon. Ikaw, Ama, ang aming source of happiness. We truly content, O God. You alone, God, can give us the peace that matches our hearts. Thank you, Father. Thank you, Father. We bless you, Father God. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Dirako tayo sa benediksyon. Taas po natin ang kanang kamay. Sa dakilang pag-ibig ng Diyos na may lalang ng langit at tupa sa biyaya at habag ng Panginoong Kristo at gabay ng banal na Espiritu, sumasa inyo ang kapayapaan na pinangako ng Panginoong Hesus na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kaya humayo kayo at magalak. Sa kay Kristo walang crisis. Kaya sa Kanya na makagawa ng higit pa sa ating mga iniisip at pinaplano ayon sa kapangyarihan na nananahan sa bawat isa sa atin. Ito ang ating deklarasyon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen! Hallelujah! Panginoon, dakila ka! Purihin at sambahin ka dahil napakabuti mo sa aming buhay. Salamat dahil tunay nga na hindi ka nagbabago. At sa bawat tawag, ako'y tinutulungan mo. Kami tinutulungan mo, O Diyos. Panginoon, tunay nga na ang puso namin ay nasasabik na magpuri sa'yo sa bawat oras, bawat araw. Amen? Amen? Hallelujah! Sabay-sabay po tayo. Dakila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutukon mo ko. Ako'y walang tako. Ikaw lamang
Music.